Hello, what's up guys? This is my plate for production method and nilinisan ko muna yung soda can and may bagong biling Montmart. So, ito yun. And napakaganda ng knives. Natusok pa nga ako nyan eh. Pero, video ko ba ito kung walang epic fail? It was at this moment he knew he f***ed up. Oh! Oh my god. Pero okay lang naman kasi mga reliable naman yung cutter na nabili ko. Patulis. Pero yun nga, natatanggal. At natanggal na naman. Why are we still here? Oh. Yo! So, lagi siya natatanggal dahil medyo loose yung pagkakagrip niya. So, kung mapapansin niyo yung soko na nakalagay dyan, nakahimlay sa papel. Scratch paper na naman. So, yun yung ginamit ko. Actually, ginamit ko siya sa isa pang project, which is yung pag-sculpt ko sa air dry clay. And yan yung ginamit kong basis for the armature. Siguro, kapag napag-tripan ko na siyang i-edit, I'll post it soon. This is called dry point. Careful ko siyang ginawa kasi pwede akong matusok nung can debris. And also, pinunasan ko yung loob. Kilin ko muna yung edges para hindi ako masugatan and para maging pantay-pantay yung edges. And yun, ang daming tumatalsik na aluminum. So, dahan-dahan ko siyang ginawa. And tinaboy ko yung mga debris leftover. Also pala, minute ko yung ibang parts of the video kasi masyadong matinis yung sounds. Kasi nga, gumagano'n sila. So, yun. Then, in here, I was... Well, hindi ko na-videohan tong part na to, pero just pretend na na-videohan ko tong part na to. Basically, tinransfer ko yung design into the can. In-incision ko lang itong mukha ko using my cutter and my carving tools. And this is the transfer stage wherein I used oil pastels. Ito yung magsisilbing ink para pag tinransfer siya sa paper, dedicate. And of course, this is the watercolor paper. Wet and dry yung ginamit ko for this. And tinransfer ko siya gamit una spatula, but no, it didn't actually work. Pero here is the result. Makailang attempts ako, nagkaroon ako ng decent na shots. So, yeah. That's about it. Thank you guys for watching. Bye!